kabilang na ang tungkol sa panawagan noon ng ilang obispo na huwag siyang iboto sa pagkapangulo. I do not begrudge if the bishops would stick to it. But it is really a separation and they have to go out if the issue becomes a moral one or if it becomes an interest for. Pero kayo, Bishop, I would like to ask you, kayo ba'y naniniwala talaga sa separation of church and state? Sagot naman ni Archbishop Oscar Cruz, hindi nakikialaman sa Simbahang Katolika sa politika, lalo na kung tungkol sa pag-i-endorso ng sino mang kandidato. Ano ang masamang boto? Ano ang boto na hindi natin dapat gawin? Una, ang pagboto sa isang taong hindi kumikilala sa Diyos, nilalapastangan ng Diyos, inaalimura ang Diyos, pinagtatawanan ang karangalan ng Diyos. Ito po ay masamang boto. Pangalawa, ang pagboto po sa isang taong marumi ang bibig, madaling magmura, marumi ang bibig, madulas mangako. Mga kapatid, ito po ay masamang boto. Sapagkat kung marumi ang bibig, marahil ay marumi rin ang kalooban. Pinuna rin ni Duterte ang pagtanggap ng ilang obispo ng sasakyan mula sa Philippine Charity Sweepstakes Office noong panahon ng Administrasyong Arroyo. Kayong karamihan yung naghingi ng sakyan, mga montero. And you call that a separation of state? Makikita kayo ng mga kotse sa gobyerno. You know very well it is not allowed because there is a separation of church and state. Tugon ni Archbishop Cruz. Ang mga behikulong yun, hiningi po yun sa Philippine Charity Sweepstakes. Kaya po yung mga sasakyan na yun, hiningi para for charity works din po ng simbahan. Hindi po labag yun sa layunin ng gobyerno sa sinariwa rin ni Duterte ang umunay karanasan niya ng pang-aabuso sa kamay ng pari nung siya'y bata pa. Lahat bang kami, kada confession. Hindi po talaga kami. What are your sins, my son? Ay, ano man siya ng bata? Adultery. So, ano ang sin ng bata? What would be the sin of the first year, second year? Child. You talk to me about morality. Sabi noon ni Manila Auxiliary Bishop Broderick Pabilio, dapat nang tigilan ni Duterte ang drama at kasuhan na lang ang pari. Sa Leyte, may isang manong kaso ng rape. Inareklamo ng panggaghasa sa isang dalagita ang isang pari doon. E pinagtanggol naman siya ng arsobispo ng Leyte. Papatrol Sharon Evite. Nobyembre ng nakarang taon, nang una umano siyang minolest siya ng pari habang natutulog sa kumbento. Nasundan pa umano ito sa kanyang boarding house at ang pinakahuli ay noong nakaraang Pebrero. Kinumpirma rin ng Municipal Health Office na nagalaw ang dalagita. Pinuntahan ng news team ang parokyang pinagsisilbihan ng inaakusahang pari pero nalipat na raw ito. Pinabulaan na naman ni Palot Leyte Archbishop Jose Palma ang akusasyon laban sa pari. Mga kaso, Ed, na mga paring taga-probinsya, I will not mention kung anong probinsya, may mga nakausap ako na inamin nila sa akin. Kung gusto nilang magloko, they come to Manila. Dahil dito hindi sila kilala. Vice versa rin. Kung mga taga-Maynila, kung gusto magloko, pupunta sa ibang lugar. Pero that is terrible, anonymity. Bakit? Meron palang panahon sa buhay ng pare na hindi siya pare. And you want us to go to court? What will be the basis? Who will now answer? Because patay naman yung mga pare na yun. So, do not cultivate hypocrisy. Where do you think you find relevance of the Catholic faith, the church, and you at this time of our generation? Doon sa nung kampanyahan, wala akong nabasa
printed, written, na o press statement na sinabing huwag iboto si Duterte. Pumapatay ng kriminal, pumapatay ang lahat po ng ito ay masamang boto. Mm-hmm. Kung meron man na maaring sabihin natin insinuation, that is not a CBCP statement. Mm-hmm. Ibig sabihin, hindi ito yung sinabi ng lahat ng obispo. Kasi nga, pumapatay ng kriminal, pumapatay ang lahat po ng ito ay masamang boto. Hindi ang apat na karoon ng simbahan, iwasan yung partisan politics. Mm-hmm. Meron lang huyatang... Huwag mong iboto to, iboto mo yan. Pumapatay ng kriminal, pumapatay ang lahat po ng ito ay masamang boto. Ano yatang binabanggit siya na tatlong obispo raw na nagsabi na huwag siyang iboto? Hindi ko masasagot yun, pero wala akong alam na categorical statement na huwag iboto. Okay. Ang pagboto po sa isang taong marumi ang bibig, ito po ay masamang boto. Sapagkat kung marumi ang bibig, marahil ay marumi rin ang kalooban. Okay, so walang, kumbaga, walang collective statement ang wala, mga arsobispo wala at ang mga pare against him. Pumapatay ng kriminal, pumapatay ang lahat po ng ito ay masamang boto.